Koko, ayaw pa rin ay bandera ang love life, ba't ko hahayaang masaktan ako at ang pamilya ko, mas gusto kong tahimik lang. Koko Martin at Julia Montes, iwas na iwas pa rin ang teleserye King ng ABS-CBN na si Koko Martin sa pagseshare ng ilang detalye about his personal life, lalo na sa relasyon nila ng kanyang romord partner na si Julia Montes. Hanggang ngayon ay wala pa rin direktang pagkumpirma ang kapamilya superstar sa tunay na estado ng relasyon nila ni Julia kahit alam na ng madlang people na matagal na silang magjowa. Bukod dito, hindi pa rin nagsasalita si na Coco at Julia hinggil sa matagal nang napapabalitang kasal na sila at meron na ring anak, kaya naman puro espekulasyon pa rin ang naglalabasang chika about them. Makalipas ang mahabang panahon ay muli naming nakaharap at nakachikahan si Coco kahapon kasama ang ilan pang miyembro ng entertainment media para sa bago niyang proyekto. Si Coco ang napiling, the right one, upang ipagpatuloy ang legacy at advocacy ng yumaong Queen of Philippine Movies na Susan Roses bilang ambassador ng RightMed. Kaya naman ang isa sa mga tanong kay Coco sa naganap na presscon ay kung natagpuan na rin ba niya ang kanyang right one. Actually, ako naman po, hindi naman ako patwitams. Ibig sabihin, kahit noong nagsisimula ako, indie films nga ako, eh, di ba, ang simyo lang sagot ng aktor. Ang first movie ko nga, gay film, di ba? Kumbaga, para sa akin kasi normal lang yung buhay ko. Actually, dati pa, kahit nung dati pa, naka-ready ako kung ano man yung haharapin ng buhay ko. Kung may dumating man siyang tao na siyang makakasama ko sa habang buhay, nakahanda po ako. Pero bago mangyari yon, talagang ang hinanda ko muna, yung pamilya ko, yung mga kapatid ko. Kasi, ang pangarap ko, ayoko yung ako, meron, may maganda akong buhay, maayos ang tinitirhan ko, tapos yung mga kapatid ko, hindi. Gusto ko, pantay-pantay kami. Hindi man parehong-pareho, pero alam ko na kung sakaling magbubukod na ako or paghahandaan ko na yung sarili kong buhay, alam ko na kampante ako na naiayos ko ng lahat ng buhay nila. Kasi sabi ko nga po, mahirap nga po na lumaki ka sa broken family. Pero may advantage din po yun. Dahil lumaki ako sa broken family, ayokong mangyari sa buhay ko yun. Kaya sabi ko nga, kung naapektuhan man po yung mga kapatid ko, hindi ko iyon ginawang kahinaan. Which is yun po ang nagpalakas po sa akin para tumayo ng ganito, para lumaban. Kasi, sa totoo lang po, mahiyain ako, eh, lahad ni Coco. Patuloy pa niya, pero natuto ako dahan-dahan. Lumakas ang loob, kumapalang mukha. Bakit po, sabi ko, kapag ako naging mahina, paano yung mga kapatid ko? Ginawa ko po, talagang nagsumikap ako. Kayod, kayod ng kayod ng kayod ng kayod. Hanggang ngayon po, kagaya po ng ikinukwento ko, ngayong maayos na po sila, anytime. Anytime po, nakahanda po ako para sa sarili ko. Kung naayos ko ang pamilya ko, handang-handa na rin po ako kung magkakaroon ako ng sarili kong pamilya. Dagdag paliwanag pa ni Coco sabay sabing, nasa puso ko na yung right one. At sa tanong kung kailan niya balak magpakasal, anytime po. Pero aniya, mukhang hindi pa siya handang ay bandera sa publiko ang kanyang the right one. Sundot na tanong sa kanya kung ikakasal na ba siya o ikinasal na. At kung magkakababy na, kasi, alam niyo, pinakamahal kasi sa buhay ngayon, yung peace of mind and privacy, di ba? Yun ang pinakamahirap makuha ngayon. Lalong-lalo na lahat tayo ngayon, may social media, ganyan. Which is yun na yung reward ko para sa akin, sa sarili ko at sa family ko, na napapanatili kong protektado sila. Kasi sabi ko nga kanina, hindi ako perpektong tao. Ang sakit pag may naririnig kang hindi maganda sa iyo. Masakit lalo na pag may narinig kang hindi maganda sa pamilya mo. Hanggat maaari, ba't ko hahayaan na masaktan ako o masaktan ang pamilya ko? Kaya mas gusto ko na tahimik na lang. Kasi hindi naman magiging kabawasan yun, eh. Para sa akin kasi, mas importante, ano ba yung produktong ginagawa mo, di ba? Para sa akin, yun ang pag-usapan natin kung gusto nyo. Pero kung ayaw nyo rin lang itanong, okay rin naman sa akin, seryosong sabi pa ni Coco.